lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nakilang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Maghalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Buwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal. Sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalatian. Panginoong aming Diyos, Ari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong idangal si San Marcos na maging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Hinihiling namin kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yakap ni Kristo ay matapat naming masundan sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat.
kinamomohian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na pares ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Ang pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umaawit silang nilikha sa langit. Ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit. Sinong kapares mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Ang pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Ang pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat.
Alleluia. 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 Ang ipinakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagdigtas. Alleluia. 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 Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang lahat sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya ay mabigyan ay at mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa araw pong ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ho ng isang ebanghelista, si San Marcos o Saint Mark. Kaya po ang ebanghelyo din po natin ngayon ay hango din po sa sinulat niya. Mula ho sa ebanghelyo doon ho ni San Marcos. At maganda po makita natin ho bilang mga Kristiyano na ang ebanghelista ay tagapagpahayag ho. Sinulat ang buhay ni Jesus para ating mabasa at tayo rin ay maniwala at sumampalataya kay Jesus. Ang kanilang gawain ng pagsulat tungkol sa buhay ni Jesus ay para ang mga babasa nito ay manalig sa Kanya. Hindi para ho sa sarili nila, hindi para ho mapansin sila, kung hindi makilala na si Jesus na muling nabuhay ang Mesiyas na ipinadala ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. At para din po sa atin, bilang mga Kristiyano ngayon, tayo din po ay inaanyayahan na maging makabagong ebanghelista ngayon. Na tayo ho bilang mga Kristiyano at nananampalataya sa Poong Hesus Nazareno ay ipahayag din natin siya, ibahagi din natin sino si Jesus, ipakilala natin si Jesus. Siguro magandang bigyang pansin ang mahalagang gampanin po ng mga magulang ho ngayon.
Kayo po ang makabagong ebanghelista ngayon. Kayo po ang magpapahayag ng mabuting balita sa inyong mga anak. Ibabahagi sino si Jesus. Ano ba ang ginawa ni Jesus? Ikwekwento niyo ho ngayon sa bagong herenasyon. Ikwento ho ninyo sa inyong mga anak, sa mga may apo na ho dyan. Ikwento sa inyong mga apo, lalo na kapag kayo ay nag-apostolic duty. No, alam niyo yung apostolic duty? Ay, mga nag-apostolate. No, mga nag-aalaga ng apo. Consider it also as a time na ibahagi si Jesus Nazareno sa inyong mga apo. Diyan po tayo nagiging ebanghelista. Tagapagdala tayo ng mabuting balita. At ang pinapahayagan ay ang mga bata na habang sila'y lumalago, nakikilala na nila si Jesus sa pamamagitan ng inyong pagkikwento at pagpapahayag. Nawa ho, no, ang halimbawa ho ni San Marcos na ginamit ang panunulat para ipakilala si Jesus. Tayo din po, mga Kristiyano ngayon, gamitin natin ang lahat ng pagkakataon para ipakilala si Jesus. Hindi lang po siguro sa social media natin ginagawa ito, pero mahalaga pa din ang one-on-one na pakikipag-usap. Personal interaction is much more better than online interaction. At ito din po ang sinabi ho ni Papa Francisco. Sa pagpapahayag ng mabuting balita, walang makapagpapalit sa personal one-on-one interaction compared sa virtual interaction. At lalo na ho sa panahon ngayon, ang merong mga may personal interaction sa mga tao, ang magulang sa kanilang anak, lolo at lola sa kanilang apo, magkakaibigan, ito ang ating personal interactions. At sana po gamitin natin ito, mga personal interactions din natin ito para ipahayag at ipakilala si Jesus sa iba. Kaya ho, sa totoo lang, nakakatuwa hong tignan pag may pamilya hong nagsisimba. Nakakatuwa din pong tignan kung mga may magkakabarkada o magkakaibigan na sama-samang nagsisimba. Kahit sa simpleng paraan lamang na yon, ang mabuting balita ay naipapahayag. Si Kristo ay napapakilala. Kaya po, magandang imbitasyon sa atin ngayon. Tayo po ay maging ebanghelista sa panahon ngayon. Tagapagdala ng mabuting balita, lalong-lalo na sa mga taong ating nakakadaupang palad. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay na Mesiyas, si Jesus na Kristo. Hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga kahilingan para sa isang mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo. Ang ating tugon, maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga itinatakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga lumihis sa batuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol
na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat ng nagdurusa o may karamdaman, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamaligitan ng pangangalaga at pansin na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga yumao naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang nakasama ang pastol at gabay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Makapangyarihan Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat na ebanghelista, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong aming pinagkapuri na si San Marcos ay iyong dinadakila, tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na inihahain upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig
sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, pinagbala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Maraming salamat po. Pagdampi ng umaga sa
Ako'y pangarap kong agkan, Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay kailan paman. Ipahintulot mong ako'y mapahandusay sa sumasagibayong kaginawaan. Ng buhay, puso'y dalisay kailan pa man. Ipahintulot mong ako'y mapahandusay sa sumasagibayong kaginawaan. Announcement. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagsusot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na tili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin, at ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan nang may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.